lahat. Batiin ko muna kayo ng isang, mag-uumpisa tayo sa umaga. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Kung saan man tayong panig ng mundo. Siyempre, iba-iba yung oras natin. Mga ka-express, ngayon, ang ating lulutuin ay isang napakasarap na ulam. At ito'y common sa atin, lalo na sa mga ka-express natin sa Pilipinas. Ito po ay sardines. Spanish style. Napakamura, napakadaling hanapin, at madali lang din gawin. So, tara, samahan niyo ako. Ito. Tinanggal ko na yung, nilinisan ko na yung ating sardines, na yung isda natin na sardines ang sa PS dun sa amin, tamban tawag dito eh. So kung makikita nyo, nililisan ko na siya, tinanggalan ko na siya ng ulo at saka buntot, and then tinanggal ko na rin yung chan niya, kasi medyo may mga tinik-tinik siya sa chan niya eh. Tapos, didrain ko na siya at nilagyan ko na rin siya ng konting asin. And then, nandito, meron tayong tin repair na mga ihahalo natin. Meron tayong carrots. Kung makita nyo, nilagyan ko siya ng design para presentable naman pag ano natin, nilagay natin sa plato. Parang flower yung dating ng ating carrot. And then, yung mga bawang, nagawa ko ng dalawang buong bawang. Hiniwa ko na siya ng ganito. Tapos, ilagay natin yan sa ilalim ng ating paglulutuan. And meron din akong nilabas na mga sili. Optional naman po yung sili dahil Hugakon Express tayo, so gamit din tayo ng sili. And meron din akong pen repair na rock salt. Isang maliit na kutsarita lang yan kasi nilagyan ko na ng salt yun. Ang pangit naman kung masyadong maalat yung ating sardines. And meron din po akong inihandang dalawang kutsara ng pickles relish. Ayan. And meron din po akong nilabas na dahon ng laurel and pamintang buo. Yung hindi po siya dinikdik. At meron din akong lemon. Kung mapapansin nyo, hiniwa ko lang, in-slice ko lang siya ng malinipis at hindi ko siya tinanggalan ng balat. And ganoon din po, meron tayong dalawang cups na olive oil. And then, gagamit din tayo ng siguro kalahating cup lang siya ng water. Kung wala po kayong olive oil, pwede naman yung natural na oil. Pwede na rin yon. Since olive oil talaga yung ginagamit ko pag nagluluto kami, yun ang pin-repair ko. So, eto na. Yung unang gagawin natin, ilalagay natin sa ilalim ng kaserola. Unahin natin ilagay ang itong mga carrots. Okay. Ilagay na natin yung ating carrots. I-arrange natin yung carrots dun sa ating kaserola. Ayan. Hindi nyo kasi makikita mga ka-express eh. Pwede bang yung aking camera eh mailapit dito sa ating maitungo dito. And then, isasabay na rin natin yung ating mga bawang. Yun, daming bawang. Sagana. At ipapailalim natin itong konting lemon na may kasamang balat. Ayun. Hindi natin ilalahat kasi yung iba, ilagay natin sa ibabaw pag napatas natin yung ating isda. And then, ang susunod dyan, ilagay na natin yung ating sardines. Ipapatas natin siya. Ayan. Mga ka-express, siguro sa susunod, bibili na kami ng camera na nasa taas. Para makita niyo yung ginagawa ko dito. Yung nakatutok na sa taas ng yung camera sa taas nakalagay. Sa ngayon, hindi pa natin kayang bumili ng ganon. Ang purpose ko lang naman turuan kayo kung paano gumawa nito. Since nandyan na yung mga ingredients, okay lang naman yan na
masusundan nyo naman din yung sinasabi ko. Kasi ipapatas lang naman din yung isda according dun sa ano. Para lang nag, kumbaga sa school, para tayong lumiling niya ng ano, kakanta ng, ano nga ba yun? Hindi naman bayang magilaw, lupang hinira. Usually kasi pag may nagtanong, ano yung pagbansang awit ng Pilipinas? Naririnig ko may sumisigaw. Bayang magilaw. Lupang hinira po. Baka mapagalitan tayo ng ating nationalist. Okay. And then, after natin maipatas ng ganito, ayan, oh, nakita nyo mga ka-express. Ayan. Ilalagay na natin ngayon ang ating pickles. Pero yung pickles natin, spread natin siya. Ayan. So, ito mga ka-express itong pickles na to. Kahit masarap siyang pang-ulam sa prito. Ayan. Maglagay lang kayo sa platito kung may prito kayo. Sus. Ang sarap. And then, lagay na rin natin yung ating dahon ng laurel at yung ating buong paminta. Ikalat na rin natin. Parang daming pamintang hinanda ko. Sige, pwede niyo. And then, lagyan na rin natin siya ng asin. Hindi ko siya ilahat. Baka naman masyadong alat. Okay. And then, ilagay na rin natin yung ating sili sa ibabaw. Hindi ko siya hiniwa kasi baka hindi magustuhan ng ating mga ka-express na masyadong maanghang. And yung natirang dalawang lemon, ibabaw ko na rin siya. Ayan. Sus. Mabango niya. Hindi pa nga kumukulo. Mabango na. And isasabaw na natin yung ating olive oil na hinanda. Ayan. Dapat sakto yung ano niya. Ayan. Napaka-healthy nito mga ka-express. And then, lalagyan natin siya ng isang cup na water. Kasi, palalambutin natin siya. Ilalaga natin siya hanggang siguro dahil pressure cooker ang aking ginamit. Mga within 1 hour, pwede na siyang patayin. Okay? Ayan. And then, tatakpan natin siya ng ating napaka-safe pong gamitin itong pressure cooker na to. Talagang highly recommended. Kung rice cooker. Kung pressure cooker ang hanap nyo, ganitong brand po ang bilhin nyo. Talagang masasabi kong napaka-gandang gamitin at napaka-bilis niyang gamitin. Ayan, i-ano na natin yung apoy. Sa una, habang hinihintay natin siyang kumulo, hayaan lang natin po na malakas yung apoy mga ka-express para mas mabilis siyang kumulo. And then, pag kumukulo na siya, pahinaan lang natin ng mahina yung apoy kasi yung pressure niya doon, kahit naman patayin natin siya at buksan ulit, ang importante, yung pressure niya ang magluluto doon sa ating sardines. So, babalikan natin mamaya kasi medyo matagal-tagal nating pakukuluin yan. Titingnan natin mamaya. Mga after 1 hour. See you later! Ayan mga ka-express, nakita niyo naman. Grabe yung pag-sirit niya. Parang grabe yung sigaw niya. Sabi niya, pressure na ako. Yan. Maya-maya, hintayin ulit natin na isa pa. Tapos, papatay. Ayan. Ganyan mga ka-express. And then, papatayin muna natin siya. Hahayaan natin siyang maluto sa loob. Yung pressure niya ang magluluto dun sa ating sardines. And then, hindi mo yan mabubuksan kahit anong gawin mo unless tanggalin mo agad-agad yung pressure kasi nakalock siya. Malalaman mo lang na pwede na siyang buksan pagka maluwag na siya pag ginanong mo. Since ito talaga, sobrang nakalock siya. Ibig sabihin yung pressure niya, marami pa siyang pressure sa loob. Ayun, so babalikan natin siya maya-maya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya
pwede nang mabuksan. And then, kung sakaling yung ating sardines ay hindi pa luto or hindi pa siya malambot, pwede ulit natin siyang pakuluan. Either ito yung takip, kung kailangan pa talagang palambutin, or meron siyang isang takip para sa normal cooking. See you later! Ayan mga ka-express, sa tingin ko pwede nang buksan kasi ano na siya. Ayan, kita nyo. Ayan, pag pwede na siyang buksan, kung wala ng pressure sa loob, pag ginanong mo siya, talagang bumubukas siya. So, ibig sabihin, pwede na siya. Oh. Ganyan, mga ka-express. So far, okay naman yung ating kinalabasan ng ating sardines. Kung makikita nyo, ayan. Pero para mag-dry siya, sa tingin ko okay na rin naman yung pagkalambot niya. Pero para mag-dry siya, pakukulaan pa ulit natin siya ng mga siguro 30 minutes para talagang saktong-sakto yung ating sardines. And ano to? Spanish style. Ayan. Oh. Ayan, pakulaan ulit natin. Then, hihintayin ulit natin siya. After 30 minutes, babalikan ulit natin siya. Ayan, mga ka-express, sa tingin ko tamang-tama yung ano natin, yung ating sardines. Eto na, oh. So, pakita ko sa inyo yung ating natapos na sardines in Spanish style. Ano ba? Ano ba yung tamang term nun? Spanish styles nga. Ayan, tikman nga natin kung anong lasa ng ating sardines. Oh, sa texture pa lang. Ang sarap niyo mga ka-express. Grabe, sakto. Try niyo. Ang mura lang ng kilo ng sardines dito. Nakuha ko lang to ng 4 dirhams. O, ayan. Pwedeng-pwede. Kain na.